Ito na kasi ang solusyon para doon sa mga ayaw na magpa-rebond pero gusto pa rin ng straightening effect and kulang sa kanila na Brazilian blowout lang. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, guys, pag-uusapan natin uli ang aking Cysteine Keratin Duo. And for this video, isi-share ko sa inyo ang isang demonstration kung paano siya magagawa ng mas madali and less time na ikaw ay magbabanlaw ng buhok. Kung gusto nyo malaman yung step by step kung paano siya gagamitin, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So guys, hindi ko akalain na sobrang bilis na mauubos yung mga stocks namin ng Cysteine Keratin Duo kasi ang dami talaga na may gustong makasubok nito. Ito na kasi ang solusyon para doon sa mga ayaw na magpa-rebond pero gusto pa rin ng straightening effect and kulang sa kanila na Brazilian blowout lang. Kaso sa procedure kasi ng paggamit ng Duo, kailangan professional talaga ang gumagawa. And if gusto mo siyang gawin na DIY, medyo may challenge lang siyang gawin, lalo na kapag gagawin mo siya sa iyong sarili. Pero doable naman siya, kasi nagawa ko nga siya. And nagawa rin ng maraming customers ng Cysteine Keratin Duo. Bago ko i-share ang demo, guys, kung hindi kayo familiar sa Oh My Lolly's Cysteine Keratin Duo, iiwan ako dito sa info box up yung dalawang videos na ginawa ko, kung paano talaga siya gamitin, and kung ano yung after effect niya. Sa video na ito, idedemo ko ulit kung paano siya ginagawa, pero hindi na natin babanlawan the second time around yung keratin. Alright, without further ado, let's go to the video! First step will always be shampooing your hair either with an anti-dandruff shampoo or a clarifying shampoo. Importante itong step na to para hindi oily yung buhok mo and natanggal mo lahat ng residue mula doon sa mga commercial shampoos and conditioners na ginagamit mo. Towel dry your hair, syempre para hindi siya tumutulo naman. And hindi mo kailangan tuyuin yung buhok mo bago i-apply ang Cysteine. So as you can see guys, sinection ko muna yung buhok niya para sigurado tayo na lahat ng hair ay malalagyan ng Cysteine system. Start with the nape area o sa ilalim and avoid the scalp. You can use a fine tooth comb to distribute it evenly. Hindi mo kailangan na overly saturated yung product kaya nga matipid siya gamitin. Kahit 100 ml lang siya, kaya siya hanggang medium length or yung bra length na buhok, basta hindi siya sobrang kapal. Leave the Cysteine system treatment for at least 25 minutes. Pero don't forget to strand test after 25 minutes dahil maraming buhok na hindi pa ready ng 25, so you can add 5 more minutes and check it again. Ito ay binanggit ko rin doon sa unang video, kailangan isi-stretch mo yung strand at kapag hindi siya nag-wave, hindi pa ready yung buhok mo. Pwede mo siyang paabutin hanggang 40 minutes for thick and coarse hair, pero kapag hindi pa rin siya nag-bounce, pwede mo siyang paabutin until an hour. Kapag ready na yung buhok, pwede nyo na siyang i-rinse with water only, no shampoo, no conditioner. After this, since Duo nga siya, ang gagawin natin ay itatowel dry uli natin ang buhok and this time magke-keratin na tayo. Itong keratin natin ay parang Brazilian blowout din. However, binabanlawan kasi siya ng 80% with water only. Pero sa video na ito, ipapakita ko sa inyo na pwedeng hindi mo na rin siya banlawan like Brazilian blowout. Pero kailangan hindi masyado makapal ang paglalagay mo ng product. So, apply the treatment starting from the nape, avoiding the scalp. Gagamitin tayo ng fine tooth comb para ma-distribute natin evenly yung product. And as you can see, dinidip ko lang yung tip ng aking brush sa keratin and parang pinapasadahan ko lang siya doon sa buhok. Hindi mo siya dapat makapal na ilalagay and make sure na suklayin mo yung sobra para madali mo siya mabublower mamaya. Ang usualing problem kasi sa ganitong step ay magiging flaky yung buhok mo kapag masyado makapal yung lalagay mo na treatment doon sa iyong hair. You can cover your hair with plastic cap or iwanan mo na lang siya ng 40 to 60 minutes.
After that, as you can see, nag-skip tayo ng step na rinsing. Hindi na natin siya i-rinse ng 80% with water kasi nga konti lang yung treatment na nilagay natin sa kada strand. Tayo ay magbo-blower na and ginagamit ko ulit ang aking blower brush dahil bukod sa na-blower mo na siya, na-style mo na siya kagad. As you can see guys, maganda na yung effect na binlower mo pa lang siya pero hindi pa tayo tapos dyan dahil gagamit tayo ng flat iron para straighten ang hair. Isa ito sa crucial step kasi kailangan manipis yung mga section na gagamitin mo kapag ikaw ay magpa-plancha. Hindi pwede yung kusansan ka lang kumukuha ng buhok tapos pa-planchahin mo or makakapal yung pag-plancha. Kailangan manipis lang siya and tsatsagain mo talaga. Make sure yung flat iron mo nababago yung temperature niya kasi yung normal, chemical treated, tsaka yung mga damaged hair, magkakaiba yan ng temperature. After this one, don't wash your hair for 3 days. And then sa third day, kapag nakita nyo super oily na nung scalp nyo, pwede kayong mag-shampoo pero wag anti-dandruff. Yung normal lang na shampoo nyo, sa anit lang. And then you can apply conditioner and pwede nyo na rin siyang tuyuin sa electric fan or air dry. Dito guys, after 3 days, makikita nyo na medyo may bumalik na wave sa kanya kasi in-air dry din lang to. Kapag kayo nagtutuyo ng buhok, mas maganda na magtuyo kayo sa electric fan. Bukod sa wala siyang heat, maganda rin yung effect niya. Iiwan ako rin dito sa info box up kung paano ako nagtutuyo ng buhok gamit ang electric fan. So guys, perfect talaga itong combo na ito kasi kapag yung cysteine lang ang ginagamit sa buhok, lalo na sa mga damaged hair or yung mga wavy hair, kaya yung mga bleached hair, kulang siya, kulang yung effect niya, kulang sa lambot, kulang sa shine. Pero kapag duo mo siya gagawin, mas bongga at mas maganda ang effect niya. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.